Magandang araw po sa inyong lahat. Narito naman po inyo at ang ating programa sa TV Apulia.com. Ito na pinungunahan po ng Dalay Catholic Apologist International. Ito po yung lingkod at kapatid sa pananampalatayang Katolika, Sir R.G. Seno. Samahan niyo po ako sa maigling oras, maigling panahon upang talakayin po natin ang mga bagay na may connection po sa ating pong pananampalatayang Katolika. Okay, so ngayon meron po tayong bibigyan na reaksyon concerning sa isang video na isinend po sa atin, and at the same time mayroon po mga punto na kailangan po nating linawin para sa mga tagapakinig po nating mga kapatid nating mga Katoliko and also sa mga hindi po mga Katoliko, kasi syempre madali lang po kasi yung mag-claim madali lang po kasi yung magbibigay ng claim or magbibigay ng claim or tinatawag na mag-aangkin sa isang bagay. Rights din po nila yun. Meron po silang rights na iangkin po nila. Pero ang problema, dapat sana bibigyan po nila ng tinatawag na ebidensya yung kanilang mga kiniklaim. So ngayon, isa po itong video na ng isang Baptist pastor. And yun, isinad po sa atin, sabi ng sender po natin, sabi niya, sir, kung pwede, bigyan niyo po ito ng tinatawag na reaksyon. So yan po yung bibigyan po natin ng reaksyon po ngayon, mga sir at saka mga ma'am. So hindi na po tayo magtatagal pa. So ayun, ipiplay po natin yung video. Ganyan binautismuhan, pati si Kristo! Actually, wala pong record sa banal na kasulatan na yung mga apostol binautismuhan ni St. John the Baptist. Wala po tayong record, siguro maiilan, pero hindi po lahat ng tinatawag ng mga apostol. Bakit po? Kasi sa panahon po kasi ng Panginoong Jesucristo, meron pong iba't ibang sekta po yung mga Hudyo. And isa na po doon yung mga ermitan, yung mga Hudyo. Kung saan, si St. John the Baptist, doon po siya nabilong. Kaya nga po, kunditin lang po natin yung history ni St. John the Baptist. Isa po siyang Hudyo na tinatawag na ermitanyo, doon po siya namamalagi sa isang tinatawag na kuweba. So, yan po. And yun, yung sinasabi po ng pastor na ito, na sinasabi niya na binautismuhan yung tinatawag ng mga apostol, wala pong record sa Biblia yun. Ewan ko lang po kung meron, ha? Kung meron man, sige, ilatag po nila. Pero sa pagkakaalam ko at sa nababasa ko po sa banal na kasulatan, wala po tayong mabasa na yung mga apostol ay binautismuhan ni San Juan na Bautista. And at the same time, yes, si Panginoong Jesucristo nagpabautismo doon kay St. John the Baptist. Bakit po? Kasi siyempre yung mga Hudyo po kasi noon, before po sila gagawa sa kanilang misyon, yung meron sa particular charisma na kinakailangan po nilang tinatawag na ganapin, kailangan po silang magpabautismo. Bakit po? Kasi yung mga Hudyo po noon, merong iba't ibang mga bautismo. And isa na po dyan kay St. John the Baptist. And alam naman po natin, St. John the Baptist ay isa pong siya po yung nagpe-prepare, naghahanda po siya, siya po yung naghanda sa tinatawag na dadaanan ng tagapagligtas na ating Panginoong Jesucristo. Pero never si St. John the Baptist nagtatag ng kanyang sariling sekta at tatawaging Baptist Church. Wala po yan sa Biblia. Okay, continue po natin. Very clear yan sa Matthew chapter 3 na ayaw nga siyang bautismuhan ni John the Baptist. Pero si Kristo yung naglakad ng 60 miles from Galilee to Jordan. Nung panahon na yun, meron ng mga pari nun. Paring Pariseo at paring Saduceo. Pero hindi siya lumapit doon sa pare. Bakit po hindi po lumapit sa pari ang ating Panginoong Jesucristo? Bakit po? Sa kadahilanan na ang ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Pablo, Hebrews chapter 3 verse 1, siya po yung punong pari sa ating tinatawag na pananampalataya. Bakit po? Kasi founder po kasi si Kristo. So hindi po siya lalapit doon sa mga punong pari ng mga Hudyo. Hindi po siya pwedeng lalapit po doon para magpaturo, kumbaga. Kung hindi, siya po yung punong pari ng pananampalatayang Kristyanismo, pananampalatayang Katolik. Kaya nga po, hindi po siya lumapit sa mga paring Hudyo. Iklaro po natin yan, ha? Hindi po paring mga Katoliko po yung mga pari sa panahon ng Panginoong Jesucristo. Kung hindi, mga paring Hudyo po yun. Pero ang Panginoong Jesucristo, siya po yung punong pari sa pananampalatayang Katolika. Okay, proceed po tayo. Lumapit sa kay John! Nagsabi ni John, ako ang bautismuhan mo sapagat ikaw ang naparito sa akin. Ano sabi ng Panginoon? Payagan mo ngayon! Ako ang nagbabautismo sa Espiritu, sabi ni Kristo. Ako ang nagbabautismo sa apoy. Pero sa tubig, ikaw ang biligyan. Kaya, bautismuhan mo ngayon. At sila'y lumusong at binautismuhan. Kung ang nagbautismo
bautismo kay Kristo, yung Seventh-day Adventist, Adventist si Kristo. Dito na po yung tinatawag the deception or yung panlilinlang ng pastoy na ito. Eh bakit po hindi naman po nagtatag si St. John the Baptist again ng isang sekta or denomination na tatawaging Baptist Church? So how come na meron po siyang tinatawag na analogy na kung Seventh-day Adventist po yung nagbaptize, eh Sabadista ang Panginoon? How come nga ginagawa po niyang analogy kapag Iglesia ni Cristo naman din ang nagbaptize, eh dapat Iglesia ni Cristo si Panginoon Jesucristo? Hindi po yung pwedeng gamiting analogy. Eh bakit po? Kasi hindi naman po sekta, hindi naman po isang denominasyon yung kay St. John the Baptist. Yung pagka-baptist po niya, hindi po bilang puno or tinatawag na member ng isang Baptist Church, kung hindi sa gawain po niya yon na magbabautismo. Kaya nga po tinawag po siyang St. John the Baptist or si San Juan na nagbibinyag o tagapagbinyag, kumbaga. So dito po talagang nandilin lang po itong pastoy na ito. Eh bakit po? Kasi ginagawa po niya yung word na Baptist na isang denomination or isang religion. Ay hindi po. Mali po yun, mali. And the wrong analogy po yan kung susundin po natin yung mga argumento po niya. Kung ang nagbautismo sa kanya ay Pentecostal, Pentecostal si Kristo. Kung si Kristo ay binautismohan ng Iglesia ni Kristo, Iglesia si Kristo. But may so, ang nagbautismo sa kanya, John the Baptist. Natatawa ko sa mga nagsasabi ng pastor na ito. Again ha, ini-institutionalize po niya yung word na Baptist na karugtong sa pangalan ni St. John the Baptist. Hindi po. Mali po kayo. Mr. Pastoy, mali po yun. Mali po. Wala po sa Biblia na si St. John the Baptist may inaanibang Baptist Church. Wala po. And never din po sinabi sa banal na kasulatan na ang Panginoong Jesucristo nagtatag ng Baptist Church. And even sa history, titingnan po natin, wala po tayong makikita ang tinatawag na Baptist Church from the 1st century, 2nd century, 3rd century, until sa first 1,000 years ng buhay ng Kristyanismo. Wala po yan eh. O, nag-iimbento yung pastoy na ito eh. Okay, sige, proceed po tayo. Hindi ko ho ihingi ng tawad. I'm not going to ask any apology to anybody that Jesus is a Baptist. Yan po yung wala sa Biblia. Saan po ba sa Biblia ng Panginoong Jesucristo Baptist? yung tinatawag na institutionalized term po ha, yung tinatawag na term na nagre-refer sa denomination, wala po yan sa Biblia. Eh bakit po? Kasi ang Baptist Church galing kay John Smith patungo kay Roger Williams, nang pagkatapos yun lumaganap ito sa buong mundo after 17th century. Yan po, Mr. Pastoy. Yan po yung katotohanan. Huwag po natin linlangin po yung mga tao eh. Sige po, amen. Amen! Now, he is the founder, he is the foundation. Actually, natatawa po ako sa sinasabi po itong pastor na ito. Si Kristo raw po ang tinatawag na founder. Pero ang nagbautismo si San Juan na Evangelist, San Juan na Bautista. So, ibig sabihin, mas nauna po yung membro kaysa founder. Malaking katatawanan. Mag-isip po tayo. Yung mga kaibigan po natin, mga Baptist, mag-isip po kayo. Kasi parang ginagawa po ninyo mga sarili po ninyo na kinukontra po ninyo yung katotohanan. Eh. So wag po natin kontrahin po yung katotohanan. Kasi magiging katatawanan po tayo kung kukontrahin po natin yung katotohanan. Si Kristo yung founder, pagkatapos St. John the Baptist yung member na nagbautismo sa founder. Pagkatapos ang term ng member yung dinadala ng tinatawag na founder bilang Baptist, malaking kabalbalan po yan, kumbaga. Sige, continue po natin. Because he said, upon this rock, who is that rock? 1 Corinthians 10:4, that rock is Jesus Christ.
binabaluktot po niya yung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa St. Matthew chapter 20 at chapter 16 verse 18. Eh bakit po? Kasi yung pag-iisip po ng Panginoong Jesucristo hindi po gaya sa pag-iisip ng pastoy na ito. Kung titingnan po natin yung St. Matthew chapter 16 verse 18 ayon sa mga Bibliyang salin ng mga Protestante, itong contemporary English version, sinabi, "So I will call you Peter," which means a rock. On this rock, so merong gumamit po ng demonstrative pronoun this, ang tinatawag ng translator, singular, na tumutukoy sa the nearest noun of the sentence. Who is the nearest noun of the sentence? Itong Peter. So itong tinatawag na rock, on this rock, hindi po tumutukoy sa speaker, kung hindi tumutukoy po ito sa the nearest subject ng tinatawag na binabanggit ng speaker na si Panginoong Jesucristo. So ibig sabihin, yung rock po dito hindi po refer sa speaker, kung hindi refer ito sa sinabihan po niya na si San Pedro. Kaya nga po sinabi po ito, which means a rock. Good news translation lang sabi. "And so I tell you, Peter, you are a rock. And on this rock foundation, I will build my church." Ngayon, next slide. Yang sa literal translation sinabi, "And I also say to thee that thou art a rock." You are a rock, or thou art a rock. So ibig sabihin, proclaim po ito even sa pag-iisip ng mga Protestante na itong rock, itong bato na sinabi ng Panginoong Jesucristo, St. Matthew chapter 16 verse 18, hindi po ito nagre-refer sa kanyang sarili, kung hindi yung proclamation na bato sa panahon na yan, yung sinabihan po niya na bato na si San Pedro. Kaya nga po sa Greek sinabi, kagodisu legohotisu e petros kai ipitaute te petra. So itong Petra po dito, tumutukoy po ito sa same noun na Petros. Pero bakit sinabi po dito na word na Petra, according sa mga tinatawag na Bible scholars, isa po itong art ng presentation po na sa kanilang writings para hindi magiging redundant po yung terms na ginagamit. Pero sa original Aramaic, yung term na Petrus, Kepha, wala po siyang tinatawag na gender. So pag sinasabing rock, pag sinasabing bato, Kepha, then pagkatapos itong next nga rock na sinasabi na Petra, sa translation po yan sa Aramaic is Kepha din. So ibig sabihin, nang sinabi ng Panginoon, "Thou art Kepha, and upon this Kepha." So ibig sabihin, iisa lang yung rock na binanggit ng Panginoon po dyan. Hindi po tumutukoy sa sarili, kundi tumutukoy po sa bato na sinabihan po niya, "And on this rock I will build my church." So itong pastor na ito, nagkakamali po siya sa kanyang interpretation sa St. Matthew chapter 16 verse 18. Okay, so continue po natin. Kay Pedro! Ay, mali po pastor. Sino po nagsabi po siya hindi kay Pedro? Klarong-klaro po yung sinabi ng Panginoon, "And on this rock," or "upon this rock." So ibig sabihin, hindi po siya nagre-refer o tumutukoy sa kanyang sarili, may tinutukoy po siya na yung pinaka-nearest subject sa kanyang tinatawag na kasabihan that refers to the person of St. Peter. Mali po kayo, pastoy. Mali, mali. Si Pedro ay stone! Ay, mali din po kayo. Ang sinabi po doon sa Griego, Petros. Ang stone po kasi, yung nasa isip po ninyong maliit na bato, sa Griego po yan, litos po yan, hindi po yan Petros. Pero ang Petros, pwede din po siyang matras as a stone, pero hindi po yan, ang nasa isip po ninyo na yung Petros is a small stone, hindi po, mali po kayo, yung Pebbles, mali po yun. So ang literal translation ng word na stone doon sa Griego, litos, hindi po Petros. Yan po. Okay? Hindi siya rock! Ay, mali. Petros na nga yung sinabi. Binabalugtot po ninyo yung nakasulat sa Biblia. Huwag niyo pong balugtotin yung nakasulat sa Biblia. Petros na nga yung sinabi. Pagkatapos, sasabihin niyo pang hindi. Mas matibay ang rock. Ang rock ay may malaki pa kaysa boulder. Yan po yung proclamation ng ating Panginoong Jesucristo kay San Pedro. Diba? Yan yung proclamation po niya kay San Pedro. Ika-question niyo po ba si Panginoong Jesucristo nang sinabi po niya, "Ikaw ay Pedro"? Tandaan natin, upon this rock, I will build my church.
So ibig sabihin, iglesia po 'yun ng Panginoong Jesucristo. So tapos na po na idineclare ng Panginoon na I will build my church. Tapos na po yung bautismo po niya kay St. John. So ibig sabihin, hindi po yung baptism po doon, hindi po yung institutionalized term na baptist na gaya sa inaangkin po ninyo na kayo po'y baptist. Mali po yung interpretation po ninyo. Okay. He is talking about the church. Maraming mga churches na, pero sabi ng Panginoon, I'm gonna have my own because the word church is from the word ekklesia, from the two word ek and kaleo, meaning called out assembly. Okay, so ibig pong sabihin, hindi ka matatawag na church kung hindi ka tinawag ng Panginoong Jesucristo. Kasi yan po yung definition ng ano eh, definition ng word na church eh. It is a church, it is a congregation called out by God. So ang ibig sabihin po niyan, pag hindi ka tinawag ng Panginoong Diyos, hindi ka matatawag na church. So ang itong Baptist Church, hindi po si Panginoong Jesucristo ang tumawag po nito eh. Galing po ito sa mga Amerikano eh. So hindi po kayo matatawag na church. So wala po sa Biblia at wala din po sa kasaysayan na for the first 1,000 years until sa 15th century na meron pong Baptist Church. Wala po yan sa Biblia at kasaysayan. And these people, they are called out assembly and Jesus organized it unto a local church. Ano raw? Yung inorganize ang Panginoon sa local church? Gumamit na nga ng general term church eh, di ba? So gumamit na nga ng general term na church, hindi po diocese, hindi po particular assembly sa isang area, hindi po, sabi niya, my church. At sinabi ni San Pablo, itong iglesyang ito, katawan ng Panginoong Jesucristo. So ibig sabihin, general term. Hindi po siya particular, lalo na po, hindi po siya local. Ayan na, di ba? Oh. So, yun, natatawa ako sa mga sinasabi ito ng pastoy na ito. Listen to this. The only church that you can trace it back to the Lord Jesus Christ is the Baptist Church. Wrong. Mali. Mali. Ito po yung ebidensya. Tingnan po natin, ha? Ito po, The World Almanac in Book of Facts, edition 1994. Saan po ba galing yung Baptist? Baptist in Radical Reformation Objection to Infant Baptism Demands for Church-State Separation. John Smith, English Separatist in 1609. Roger Williams in 1638. Pagkatapos sasabihin mo na kayo po yung matrace patungo sa Panginoon Jesucristo, mali. Wag po tayo mag-angkin. Pagkatapos, ayun, mabubuko naman po tayo. I-trace natin, saan galing ang Katoliko? Constantine. Ay, mali na rin po. Mali again. Eh, bakit po? Kasi ang Simbahang Katolika, ang sinabi po ng historian, known historian ng Pilipinas, Dr. Sonia Saidi and Gregorio F. Saidi, sinabi, Christianity is Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Hindi po sinabi na being founded by Constantine in Rome. Mali. Mali. Magbasa po kayo ng history, pastoy. Huwag po kayong mag-create ng story. Ang Mormons, Joseph Smith. Yan. Saan galing ang Jehovah's Witnesses? Charles Russell. Yan. Saan galing ang Seventh-day Adventure? Sige daw. Ha? Sa Mitsubishi. Ha? Oh, saan galing Pentecostal? Protestant. Saan galing Protestant? Sa Catholic. Listen, we are not Protestant. Ay, wrong. Again na naman. Mali na naman po ito. Eh, bakit po? Kasi, according to the Britannica Concise, Britannica Encyclopedia, Concise, sinasabi ng pastor na ito na, hindi daw po sila Protestante, pero dito sa mga standard reference, Baptist member of a group of Protestant church, Protestant Christians. Pagkatapos, sasabihin niya na hindi po sa Protestante. Sinungaling itong pastoy na ito. Okay, ngayon, World Book Encyclopedia. Inilagay po dito yung mga Protestant churches. Okay, Adventist, African Methodist, Ammonites, Amish, Anabaptist, Assemblies of God, General Council of Assemblies of God, General Council. Pagkatapos, Baptist.
Kasali pa dyan yung Seventh-day Adventist. Ayun, di ba? Siguro baka ikinahihiya ng pastoral na ito yung pagka-Protestante po niya. Pero ang mga ebidensya nagsasabi na ang Baptist Church, itong mga Baptist, mga Protestante. Pagkatapos itong nagsisinungaling na pastor, sinasabi, hindi tayo Protestante. Sinungaling. Okay. Not protesting anything, we are proclaiming the whole counsel of God. Sino po yung nag-utos po sa iyo na mag-proclaim po kayo sa whole counsel of God? Nagaling po kayo sa Amerika. Hindi naman po kayo galing sa tinatawag na Jerusalem. So ibig sabihin, claim ng claim, walang ebidensya, puro lang bunganga at gumagawa pa ng istorya. Sige po. Amen. Listen to this. Now we know 12 alagad inorganize ng Panginoon hindi po noong araw ng Pentecoste during his earthly ministry. Sapagkat bago pa mag-day of Pentecost, mayroon ng existing na church. Paano nyo nasabi? Ay may church discipline na eh. So, ibig sabihin, naniniwala po itong pastor na ito na talagang meron pong hierarchical church. Hindi po simpleng invisible church or spiritual church lang. Unlike sa pag-iisip ng mga Baptist na yung itinatag ni Kristo, hindi po yung hierarchical church kung hindi isa po yung spiritual church. Itong pastor na ito, kumukontra sa kanilang mga sariling turo. Okay, sige, continue natin. Oh, nung panahon na yun, may treasurer na. So, existing na yun. Noong day of Pentecost, ay hindi ho. Ang sabi ng Bible, at idinagdag sa kanila. Kung may dinagdag, may pinagdagdagan. Saan galing yung pinagdagdagan? Bago pa mag-Pentecost. Kaya walang-wala yung universal invisible church. Ay, mali. Mali po. Tama po yung tinatawag na wala po yung invisible church. Wala po yun. Kung hindi, meron pong visible church, universal visible church. Eh, bakit po kasi kalooban ng Panginoong Jesucristo, St. Matthew chapter 28, verse 19, humayo kayo sa lahat ng mga bansa at turuan nyo sila sa lahat ng mga itinuro ko sa inyo. Bakit po? Kasi gusto po niya, 1 Timothy chapter 2, verse 4, gusto po ng Panginoon sa Kristo na ang lahat ng tao ay maligtas. So, meron po, ang kalooban po niya is universal. Meron po siyang kagustuhan na itong kanyang iglesia, universal, na galing mismo sa tinatawag na Jerusalem. Diba? Oh, sige, sige. So, continue natin. Tingnan nyo, the word church means local. Ay mali. Mali po yun. Hindi po yan. Hindi po, wala pong meaning po dyan na the church local. Meron pong local church. Pero yung meaning na church, hindi po yan local. It is a general term. The words Catholic means universal. Yes, tama po yun. And yan po yung kalooban ng Panginoong Jesucristo, St. Matthew chapter 28, verse 19. And also, sabi ni St. Paul, itong pananampalatayang ito, universal. Romans chapter 1, verse 7 to 8. Pag binasa mo yan, local, universal, abay papira, hindi pwede yun. Actually, ikaw po yung may diferensya, pastoy. Kinukomplikado mo yung mga bagay na hindi komplikado. Okay, sige, continue natin. Di ba? Pero tandaan natin, ang simbahan na itinayin ng Panginoon ay Baptist. Ay wrong. Mali. Wala po yan sa Biblia, wala po yan sa kasaysayan na si Kristo nagtatag ng Baptist Church. Hindi po convention. Hoy, ang mismo ang tinatawag na ano ninyo, itong kasaysayan po niyo, inaangkin po ninyo na isa po kayong tinatawag na convention, no? Ito po. Actually, hindi ko po na screenshot, pasensya. Pero isa po kayong convention, itong maliit na nandito. Isa po kayong tinatawag na convention, kumbaga conventional po kayo. Denomination. Ay, denomination po kayo, pastoy. Denomination po kayo, kaya nga po, pinapangalan lang po kayong Baptist eh. Bakit po? Kasi yung word po ninyo na word na Baptist, ini-institutionalize na po ninyo yung term na yan. Hindi po yan function, kundi name po ng sekta po ninyo. Yan po. Independent, soul-winning, mission-minded, King James Bible. Di ba? Sabi na Baptist Church, King James Bible. Eh bakit po ba? Gumamit po ba ang Panginoong Jesucristo ng King James Bible? Gumamit po ba ang mga apostol ng King James Bible? Nananaginip po itong pastor na ito. Ay talagang itong, huwag po kayong maniwala pag ganitong klaseng mga tao nagtuturo po sa atin. Talagang niluloko po tayo. Preaching,
niloloko po tayo ng mga taong ito. So mga kababayan, mga kapatid, tinan po natin yung mukha at yung sektang inaaniban po ng pastor na ito. Eh bakit po kasi hindi po niya tinuturo yung katotohanan eh. Gumagawa po siya ng kanyang katotohanan. Gumagawa po siya ng story. And ayon sa banal na kasulatan, itong mga taong ito, yun ang itinuturo nila. Instead of katotohanan, gumagawa po sila ng mga tinatanggap ng mga istorya na galing din po sa mga nag-imbento ng isang sekta na yan. So na muna karon or sa ngayon po is dapat careful po tayo mga sir, mga mama, ha? Bakit po kasi itong klaseng pastor na ito, ito po yung mga anak ng demonyo. E bakit po kasi gumagawa po sila o nagsasabi po sila ng pinatawag na kasinungalingan. Okay? So, yun. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Roland Sandra II TV, Apulia.Punto Argumento page, and Kuya Apology TV page, and pwede na po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin. The Lay Catholic, Apology International Official, RJ Sandra II TV, Kuya Apology TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Super Sticker, Super Chats, and the Super Thanks. And sa lahat ng mga Katoliko na gusto pong tumulong, gusto pong sumuporta sa programa po natin, pwede po ninyong ipadalang dulong ang suporta po nyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers. Nandyan po yung mga screens yung tumatakbong information. And pwede nyo po kaming i-message sa atin pong page kung via remittance po yung pagpadala po ninyo. Maraming, maraming, maraming salamat po in advance. Okay, so dito lang po muna po ako. Isang alam po na buong pera sa ng TV Apulia.Punto Argumento na pinangungunahan po ng Delay Catholic Apologies International. Makasaman ko po sa LCA at sa lahat po sa mga ng mga katolikong sumusuporta, tumutulong at sumusubaybay sa programa pong ito. Ito po yung lingkod at kapatid sa pananampalatayang Katolika si RG Seno. Pansamantalang magpapaalam po, magsasabing Iglesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Magandang araw po siyang lahat. Ave Maria, Viva Christ Rey.